Alright, maraming salamat sa inyong lahat. And kung ikaw ay bago pa lang dito sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka kapag may bagong video dito sa aking channel. Ngayong araw ay bibigyan ko kayo ng update at kaunting komentary dito sa babae na nag-iskandalo sa gitna ng daan dahil siya ay na-apprehend na nagmamaneho na walang lisensya. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang video nitong babae kung paano niya pinahiya at kung paano siya nanlaban doon sa traffic enforcer. Ito na ho, panoorin niyo po. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang video nitong babae kung paano niya pinahiya at kung paano siya nanlaban doon sa traffic enforcer. Ito na ho, panoorin niyo po. So, ayan. Kung napanood nyo, sinaktan niya yung traffic enforcer. Buti na lang hindi gumanti itong traffic enforcer. Hinahayaan lang niya yung babae na kung saan ay pinagsasampal, tapos kinamutan yung mukha ng traffic enforcer at nagsalita ng mga hindi magaganda na salita doon sa traffic enforcer. Ngayon, titignan natin kung ano ba ang kaparusahan ng isang sibilyan na siya ay nanlaban sa isang tagapagpatupad ng batas. E, siyempre, ang kaso nito ay direct assault base sa Article 148 ng Revised Penal Code. Kapag ikaw ay sinaktan mo o nanlaban ka sa mga law enforcement ng ating bansa na kung saan sila ay nagpapatupad at tagapagpatupad ng ating batas, ikaw ay maharap sa kaso na direct assault dahil nanlaban ka sa isang tagapagpatupad ng batas. Hindi lang direct assault ang nakikita natin na haharapin nitong babae na nanlaban doon sa traffic enforcer. Maaari pa siyang masampahan ng kaso na unjust vexation dahil ipinahiya niya yung traffic enforcer na kung saan siya ay nakahuli sa kanya. So, ito, kapag kayo ay nahuli, huwag na kayong papalag at huwag na kayong lalaban sa mga traffic enforcer o kahit anumang agent ng ating batas. Huwag na huwag kayong lumaban at huwag na huwag kayong magsasalita ng mga hindi magaganda na salita dahil kung hindi, ikaw ay sasampahan nila ng kaso na direct assault o unjust vexation. Depende ho doon sa inyong ginawa na laban sa kanila. Tungkulin ho natin na respetuhin yung mga nagpapatupad ng batas dahil ang kanilang trabaho ay ipatupad ang batas at yan ay tungkulin nila. Kaya dapat respetuhin natin yung mga nagpapatupad ng batas dahil hindi naman sila nagpapatupad ng sarili nila na kagustuhan. Yun ay base naman sa batas ang kanilang ipinapatupad. So, pero ang update ay ito'y nasampahan na ng kaso. Ayan, dahil doon sa pakikipaglaban niya doon sa traffic enforcer. Kaya maganda yan para hindi na pamarisan ng mga ibang tao. So, ayan lamang po ang ating update tungkol dito sa babae na kung saan ay sinaktan niya yung traffic enforcer na nakahuli
sa kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat, and please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo kapag may bagong video dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat, and see you on my next video.